Kwento po ito ng Lola Meldang ko na nangyari pa sa Zamboanga noong dekada 50. Ikwento niya po ito mismo sa amin ng mga pinsan ko sa tuwing bumibisita po kami doon. Si Lola Meldang po ay nanay ng papa ko. Sa Palawan po kami lumaki at dito po talaga kami nakatira hanggang ngayon, pero taon-taon po ay pumupunta po kami doon sa Zamboanga para bisitahin si Lola Meldang noon. Lalo at si Lola Meldang na lang din po yung natitira naming lola ng mga panahon po na iyon. Dahil yung grandparents ko po sa side po ni Mama ay patay na rin po noong teenager pa lang po ako. Samantalang yung lolo ko naman po na asawa ni Lola Meldang ay maaga rin pong namatay. Wala na rin po ang Lola Meldang ko ngayon, pero naikwento po niya to sa amin nang paulit-ulit bago siya namatay. Bali nang mangyari po ito ay siyempre bata-bata pa po ang lola ko. Dekada 50 pa po ito eh. Maliit pa raw ang papa ko noon. Ngayon kasi ay siyempre matanda na rin po si papa. Bagong simula lang daw sa pagsasarili sila lola at lolo noon. Nakatira sila sa maayos naman na bahay dahil minana ni lola yung bahay na iyon mula sa kanyang mga magulang, na noon ay nakatira na raw sa Maynila. Medyo maayos naman po kasi ang buhay ng pamilya nila Lola Meldang. Kumbaga, may kaya naman daw sila at may tuturing talaga silang isa na sa mga mayaman doon sa kanilang lugar sa Zamboanga. Yung bahay po na ito na tinutukoy ko ay ancestral house na po namin ngayon. May kalakihan po yung bahay. Gawa lang po sa kahoy, pero matibay at maayos po ang pagkakagawa. Ang lolo ko po noon, asawa ni Lola Meldang, ay isa raw engineer, kaya syempre nakakaluwag naman sila sa buhay. Madalas nga lang raw na wala sa bahay ang lolo ko noon. Naiiwan si Lola Meldang na mag-isang nag-aalaga sa kanilang dalawang anak. Ayaw din naman daw ni Lola na kumuha ng katulong noon. Dahil nung unang beses raw na kumuha sila ng kasambahay, ninakawan pa raw sila noon at umalis daw nang walang paalam. Kaya syempre, nadala si Lola na kumuha ulit ng bago. At mas pinili na lang daw niya na wag na munang magtrabaho at siya na mismo ang mag-alaga sa dalawa nilang anak. May trabaho din kasi sa gobyerno ang lola ko noon. Pero umalis na lang daw muna ito dahil ayaw niyang ipagkatiwala sila papa sa ibang tao. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari isang madaling araw. Nang magising raw ang lola ko, nabalot na balot na ang kanyang leeg nang malagkit na likido. Nung hawakan at pahirin daw yun ni lola, nagtaka ito dahil parang laway daw yon. At yung tipong basang-basa talaga yung kanyang leeg, na animoy dinilaan ang buong leeg ni lola. Siyempre, litong-lito si lola. Napabangon siya at tinignan yon sa salamin. Gasera pa raw ang ilaw noon. Wala pang kuryente doon banda kila lola. Malagkit daw po talaga yon, na imposible na mga sarili niyang laway. Tinignan niya agad ang dalawa niyang anak sa higaan na katabi niyang matulog. At parehong mahimbing daw ang tulog ng dalawa. Naisip pa nga raw ni lola noon na baka may kung anong hayop tulad ng ahas. Ano nga naman ang magdudulot nang ganun ka nakapagtatakang malagkit na parang laway sa kanyang buong leeg? Tinignan niya sa ilalim ng kama at wala namang kahit ano doon. Tinignan din niya ang mga bintana at ang mga pinto at nakasara naman daw ang lahat. May kisame rin yung bahay, kaya saan nga naman dadaan? Nagkataon pa talaga na wala doon si lolo ng panahon na iyon. Dahil may tinatapos raw na proyekto doon sa bayan
At nagpaalam naman itong baka hindi siya makauwi ng gabing yon. Pagkatapos masiguradong nakasara naman ang lahat, dali-dali daw hinugasan ni Lola ang kanyang katawan. Dahil iba raw talaga ang amoy ng weirdong likido sa kanyang leeg. Amoy laway daw yon pero nagiiwan din daw ng malansa at nakasusulasok na amoy na parang nabubulok na laman. Hindi maintindihan ni Lola ang nangyayari noon. Pero pilit niyang iwinawak si Yon sa kanyang isipan. Hanggang nang gabing hindi ulit nakauwi si Lolo, ay nangyari ulit yon kay Lola. Ganon po ulit. Pagising niya ay ganon na naman ang nangyari. Doon na po niya sinabi yon kay Lolo. Maging si Lolo ay hindi rin po alam kung ano nga ba ang posibleng paliwanag sa nangyayaring yon. Kaya gaano man siya kabala sa kanyang ginagawa, pinipilit na talaga ni Lolo na makauwi noon. Siyempre, talagang nag-aalala rin po si Lolo. Hanggang isang madaling araw, ganon po ulit yung nangyari pero mas malala na. Nagising po ulit si Lola na ganon po ulit pero napasigaw na siya. Nang makitang may mga kalmot sa katawan si Lolo. Ang nakapagtataka po doon, hindi man lang po nagising ang lolo ko. Andami po niyang kalmot, pero kung hindi pa po siya ginising ng lola ko, ay hindi pa po ito magigising. Doon na po talaga nagtaka si Lolo, at wala na po silang magawa, kundi kumonsulta na po sila ng albularyo. Kakaunti pa lang daw po ang albularyo noon sa lugar po nila. Karamihan pa daw ay nakatira pa sa mga liblib talaga na aparte. Na siyempre ay kailangan mo pang puntahan at bumiyahe ng medyo may kahabaan kung nais mong kunin ang kanilang serbisyo. Nung pumunta na raw sila Lolo doon, tinignan ng albularyo yung mga kalmot ni Lolo. Ang sabi daw nito, hindi raw yon gawa ng kung anong hayop, kundi ng isang aswang. Ngunit naging mas nakakalito pa raw kila Lolo nung magtanong sila kung bakit ginagawa yon ng aswang, lalo at nung mga naunang araw daw ay hindi naman ito sinaktan sila Lola pati yung mga anak nila. Nagtanong agad ang albularyo kung wala pa daw bang ibang napansin si Lola sa tuwing nagigising ito. At ang sabi ni Lola, may pagkakataon daw pala na parang bahagya na siyang nahubaran. Ang sabi naman ng albularyo, kung wala lang daw yung mga kalmot kay Lolo, talagang iisipin daw niya na isa yung uri ng demonyo na mahilig tumabi sa mga tulog na babae kapag gabi. At madalas ay may pagnanasa na nais nitong makipagtalik sa babaeng yon. May ganun daw palang uri ng elemento sa mundo. Ngunit itong kay Lola daw, ay halatang aswang na malamang ay meron ding pagnanasa kay Lola. At dahil nga may mga kalmot na si Lolo, sigurado daw ang albularyo tungkol doon. Ang sabi pa raw ng albularyo, hindi daw muna siya gagawa ng kahit anong hakbang. Dahil siguradong mararamdaman daw yun ng aswang kapag may ginawa ito. Sasama daw siya doon sa bahay at mag-iimbestiga muna doon. At kung papayag daw sila Lolo, ay doon muna siya mananatili. Lalo at naiintriga din daw ang albularyo kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Bagay na agad namang pinayagan nila Lola at Lolo. Para nga matapos na rin ang palaisipan sa kanila. Sumama nga sa kanila ang albularyo. Doon pa raw nila idinaan ang sasakyan sa may daan sa likod para wala talagang makapansin na nagsama sila ng albularyo pa uwi. Nung nandoon na raw ang albularyo, inikot niya agad yung bahay at tinignan ang mga dingding. Nang wala siyang makitang pwedeng pasukan, sunod raw nitong ininspeksyon ang kisame. At doon na raw nito nakita na doon pala sa may kusina, may parte doon ng kisame ng bahay
na natanggal na. Sabi daw ni Lolo noon, paano namang may makakapasok dyan? Ang liit ng butas na yan. Tanong pa daw ng lolo ko noon, pero tumawa lamang daw ang albularyo. Alam mo iho, kayang magpalitan nyo ng mga aswang, tulad ng pusa o ibon. Kayang kaya nilang gawin yan. Papasok dito sa anyong hayop at lalabas din sa anyong hayop. Paliwanag pa daw ng albularyo at doon na raw natahimik si Lolo. Nais raw ni Lolo noon na ayusin na ang kisame pero pinigilan siya ng albularyo. Dahil kung gusto raw nilang mahuli yon, dapat hayaan lang muna nila ang butas. Nung gabing yon, nagbantay raw si Lolo at ang albularyo. Habang hinayaan naman nila sila Lola at ang mga anak nila na matulog pa rin doon sa kwarto, gaya ng normal na gabi. Ang sabi ng albularyo, kaya daw hindi nagising si Lolo nung gabing pinagkakalmot na siya. May mga pangbulag daw pala ang mga aswang na kapag naunahan ka na nila, parang nasa kontrol ka nila. Pati ang iyong diwa na hindi ka man lang makakaramdam. Wala kang mararamdaman o makita kahit marinig. Parang ganun yung pagkakaalala kong paliwanag ni Lola sa akin sa kanyang pagkwento. Alam ni Lolo at albularyo na kung babalik at papasok man doon ang aswang, siguradong doon siya dadaan sa butas sa kisame. Kung mag-anyong hayop man yon, alam nilang bago yon pumasok sa kwarto, nasaan yung tao na ulit yon. Lalo at buong akala naman ng aswang ay tulog na ang mga tao sa bahay. Bandang alas 11 raw nang may marinig silang mga yabag ng paa doon sa labas ng bahay. Habang tulog daw sila Lola, pumasok na sa kwarto si Lolo at ang albularyo. Doon nila aabangan dahil alam nilang kahit anuman ang mangyari ay doon yon didiretso. Nasa likod daw ng malaking aparador si Lolo at ang kasama niyang albularyo noon. Nagpahid pa daw sila ng kung anong langis sa kanilang katawan na hindi na ipinaliwanag ng albularyo kung bakit. Basta, sumunod na lang daw si Lolo. Maya-maya pa raw, narinig nilang parang may bumagsak doon sa sahig. Alam na raw nila noon na pumasok na yung kanilang hinihintay. Nung marahan daw na bumukas yung pinto, yung sandaling langit-ngit daw noon ay nagbigay kay Lolo ng labis na kaba. Alam niya kasi na pumasok na sa kwarto yung kanilang hinihintay. Pagpasok daw noon, hindi na raw yun nagaksaya pa ng panahon at agad niyang hinila ang kumot ni Lola. Yung anyo daw noon, anyong tao na pero hindi makilala dahil nakakakilabot ang kanyang mukha. Walang kamalay-malay si Lola noon, pero wala rin kamalay-malay ang aswang na yon. Nanandoon na si Lolo at ang albularyo sa loob ng kwarto at sa puntong yon ay matyaganang binabantayan ang kilos ng aswang. Nung yumuko daw yung nilalang na iyon sa may kama ni Lola, talagang susuguri na raw sana ni Lolo. Pero pinigilan muna siya ng albularyo. Doon na raw nakita nila Lolo na unti-unting humaba yung dila ng nilalang na iyon. At nung didilaan na raw nito si Lola, mabilis nang kumilos ang albularyo. At may isinaboy raw ito sa aswang na parang apog. Basta parang abo daw yon. Nung ginawa daw niya iyon, nagulat raw ang aswang. At nung tumama daw sa balat ng aswang yung isinaboy na yon ng albularyo, nangisay daw yon. Dahil sa labis na sakit na parang nasusunog yung balat nun nung dumampi doon yung isinaboy sa kanya
ng albularyo. Nagising daw agad si Lola nang mangyari yon. Si Lolo naman ay hindi na rin nag-aksaya ng panahon. At habang nakalabas pa raw yung dila ng aswang at nakabukas yung bunganga nun, habang namimilipit sa sakit, agad daw na tinaga ni Lolo yung dila ng aswang na yon. Tinabasan daw ni Lolo ng dila yung aswang na yon at naputol daw talaga yung dila nun. Nagsigawan na raw sila noon at yung aatake pa raw sana yung aswang. Doon na raw may binigkas na buhay na salita yung albularyo. Sabay sinabuyan niya ulit yung aswang at tuluyan na raw yung namilipit sa sakit at nagbalik sa kanyang normal na anyo. Na mas ikinagimbal pa nila Lolo dahil kilalang kilala daw nila ang aswang na yon. Tito Pedro, ikaw? Sigaw daw agad ni Lolo noon habang nagdurugo na ang bunganga ng aswang dahil sa naputol nitong dila. Nandilim daw noon ang paningin ni Lolo at talagang papatayin niya yung aswang nang makita niyang sarili niya palang tito yon. Pero agad daw siyang niyakap ni Lola at ng kanyang mga anak. Nung kumalma na daw si Lolo, binitawan niya ang itak dahil siyempre nabigla lang din siya noon at hindi naman talaga niya kayang patayin ang kanyang sariling tito. Nakilala daw agad nila yon kahit bahagyading nasunog ang mukha nun dahil sa isinaboy ng albularyo. Mukha lang daw pala yung apog pero pinaghalo-halo yung mga pangontra na dinikdik ng pinong-pino. Duguan at sugatan nilang pinalabas ng bahay ang Tito Pedro ni Lolo na ayon pa kay Lolo. Noon pa man daw ay naramdaman na niya na merong pagnanasa kay Lola. Kaya pala hindi rin niya sinaktan sila Lola at ang mga anak nila Lolo dahil sarili niya ring dugo yun. Nung gabi daw palang nandoon si Lolo at nagtamo siya ng mga kalmot, marahil ayon na raw sana ang gabi na talagang pagsasamantala na raw ng aswang ang lola ko, pero nagkataong nandun si Lolo kaya hindi niya yon tinuloy. Ang sabi ni Lola, hindi raw nila ipinagkalat yung nangyari sa kanilang lugar. Yung naputol daw na dila ng tito ni Lolo, talagang hindi na raw yun na ibalik pa sa normal. Pero hindi man lang daw nagpagamot o pumuntang ospital yung aswang na yon, at kusa naman daw naghilom yung sugat. Na sa totoo lang, kung normal yun na tao, kailangan talagang ipagamot yon para maghilom. Baka ikamatay pa nga yun ng normal na tao eh. Parang yun na daw ang nagsilbing parusa sa aswang na yon. Dahil syempre, hindi na ito makapagsalita dahil sa naputol niyang dila. Binansagan pa raw yun na putol sa kanilang lugar. Akala daw ng mga tao na aksidente lang yon. Ang hindi daw nila alam noon, ang lolo ko pala mismo na pamangkin ng aswang na yon, yung tumaba sa kanyang dila. Simula po noon, naging maayos naman po ang pamumuhay nila Lolo at Lola. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Edward. Nagpatulong lang po ako sa aking anak para makapagpadala ng kwento dito sa programa po ninyo. Ako po ay taga-Kapis po talaga, pero dahil po sa uri ng trabaho na meron ako noon, nagtagal po ako sa Aklan. Ang trabaho ko po kasi ay bantay po sa isang malawak na palaisdaan. Simula po nung taong 1981 hanggang 2009. Medyo matagal po talaga ako doon sa dati kong binabantayang palaisdaan. Lalo at napalapit na rin po ako sa mga amo ko at sa lugar na iyon. Parang napamahal na rin po ako
sa aking ginagawa. Kaya nagtagal po ako ng ganyan. Lalo at nagkataong mabait rin po ang amo ko. Tumigil lamang po ako nung medyo may mga dinaramdam na rin po ako sa aking katawan. Sa mahabang mga taon po na iyan, siyempre nakaranas rin po ako ng mga bagay-bagay na hindi po naranasan ng iba. Mga kababalaghang talagang hindi po malilimutan. Lalo po ang naging karanasan ko sa isang aswang. Ilalarawan ko lang po muna ang palaisda ang binabantayan ko. Bale, hindi naman po ako lang yung nagbabantay siyempre. Meron din po akong mga kasama, lalo at malawak po talaga yung palaisdaan. Kung saan nakahati-hati po siya sa maraming mga kahon na iba-iba rin po yung nakalagay na inaalagaan. Araw-araw po, papakainin po namin yung mga alagang yan sa palaisdaan. At pagsapit naman po ng gabi, siyempre, iikot-ikot ka rin po sa palaisdaan para mag-inspeksyon. Lalo't uso nga po yung nakawan po noon. Bale, puro pilapil po at malaking kahong may mga lamang tubig lang po yung mga makikita mo. Typical po na malawak na palaisdaan. May kanya-kanya po kaming kubo ng mga bantay. Pwede rin pong dalhin doon yung mga pamilya namin, pero dahil nag-aaral nga po ang aking anak sa Kapis, pinili ko pong manatili lang muna sila doon. Malungkot po na mag-isa lang ako doon sa kubo. Pero may mga pagkakataon din po na binibisita rin naman po ako ng pamilya ko. At doon po sila nananatili sa palaisdaan ng ilang araw. Paminsan naman po, pinapayagan rin po ako ng amo ko na umuwi po doon sa amin sa Kapis. At manatili rin po doon ng mga 2 hanggang 3 araw. Lalo na po kung may mga mahalagang okasyon. Dahil magkakahiwalay nga po yung mga kubo, may kanya-kanya po kaming sakop sa binabantayan po namin tuwing gabi. Kung baga, hinati-hati po namin para mas madali pong mag-ikot-ikot kapag dumilim na po. Hindi naman po na magdamag po kaming magbabantay siyempre. Bago po kami matulog, mga bandang 11 po ng gabi, nililibot po muna namin ang paligid. Doon po banda sa kubo ko, malapit po sa akin, yung nakahilerang mga kulungan ng manok sa may gilid po ng pilapil. Bagong tayo lang po yun nung bagong pasok po ako. Nga pala, nangyari po ang kwento ko noong bago pa lang po ako sa trabaho po na ito. Mga dekada 80 po. Isang gabi, habang nililinis ko po yung baril, bigla po akong may narinig. Para malinaw lang po ah, yung baril lang po yung may lisensya noon. Bali, wala po akong lisensya. So kung tutuusin po, hindi po sana ako hahawak noon, pero dahil bantay nga po ako, ay kailangan po talaga yon para na rin po kung may emergency. Lalo at uso po yung nakawan. Nakarinig ako noon ng kalampag sa kulungan ng manok. Nung una, binaliwala ko pa eh. Tinatamad akong bumangon agad. At baka ako aso lang. Marami naman po kasing aso doon sa palaisdaan. Pero naisip ko po noon na kung aso yon, edi sana tatahol talaga yon. O kahit papaano, makakarinig man lang ako ng angil ng aso. O anumang tunog na malalaman kong aso talaga. Maya-maya pa, bigla na pong nag-ingay ang mga manok. Parang may kung anong bumulabog sa kanila. Hindi po ako nagsindi ng ilaw noon. Hindi rin po ako nag-iisip noon na may kababalaghang nangyayari. Dahil lang iniisip ko po, baka merong magnanakaw sa palaisdaan. Kaya dali-dali ko pong kinapa ang flashlight at ang baril sa may gilid po ng aking higaan. Tumayo po ako at marahang lumabas ng pinto. Pagkalabas ko po ng pinto, hindi ko alam kung narinig ba ako nung nasa labas, pero
Agad po akong nakarinig ng yabag ng paa na parang biglang tumakbo. Dahil po doon, tumakbo na rin po ako. Sabay pinailaw ko po yung flashlight habang nakatutok po agad yung baril sa harap ko. Ang pinagtataka ko po noon, nung inilawan ko po sa may pilapil, wala naman po yung naririnig kong tumatakbo. Kung tao yon, siguradong maaabutan ko yon, lalo at mahaba pa po yung mga pilapil. Hanggang sa may napansin po akong gumagalaw sa may damuhan sa gilid po ng pilapil. Sa mga may palaisdaan po dyan, alam nyo po itong damong sinasabi ko na madalas pong tumubo sa mga pilapil. Nakapag napabayaan, talagang lumalago rin po. Hinahayaan lang po namin yon sa gilid dahil malalapad naman po yung pilapil sa palaisdaan po na ito. Nung may gumagalaw po doon, laking gulat ko po nang agad ko po yung inilawan. Napatras po ako ng bahagya at nangilabot. Nang makita ko pong doon sa may damuhan, nakasili po ang isang nakakatakot na nilalang. Puno po ng dugo ang mukha nito, na parang may kinakain po siya ng walang habas. Yung mata po nun pulang-pula, lalo na po nung tinamaan ng ilaw ng flashlight. Nag-angil pa po yun pero, nung agad ko pong ipinutok ang baril, mabilis po yung tumakbo sa karimlan. Hindi po ako makapaniwala nung napakadali lang po nung tinalon yung bakod sa may gilid po ng pilapil. Bakod po yun nagawa lang naman sa kawayan pero may kataasan rin. Nung tumakbo po ako doon banda at tinignan ko ang pinanggagalingan nun, laking gulat ko po nang makitang nakabalandra doon ang katawan ng isang manok na nagkagutay-gutay na. Nakita ko rin pong may mga patak po doon ng dugo papunta po sa may bakod. At meron rin pong mga dugo sa mismong bakod. Kaya alam kong tinamaan ko yung nilalang na yon na ayaw ko pang aminin noon sa sarili ko na isa yung aswang. Nabigla lang rin talaga ako sa kakilakilabot nitong anyo. Sumigaw na po ako noon sa aking mga kasama. May kalayuan pa po ang kubo nila pero dahil gabi po, alam kong maririnig nila yon. Lalo at napakatahimik sa palaisdaan kapag gabi. Nakita ko po sa malayo na nagsindi po sila ng ilaw. Kaya alam kong narinig po nila ako. Nung binalikan ko po sa may kulungan ng mga manok at inilawan ko po ang paligid, laking gulat ko po ulit nang may dalawa pong manok na nakabalandra doon sa may ilalim po ng kulungan. Tulad po ng una kong nakita, gutay-gutay na rin po yon. Marahil ay matagal na po doon yung aswang na yon at hindi ko lang po agad narinig. At nakadali na po ito ng ilang manok bago ko po narinig yung ingay. Nakapagtataka po talaga noon na hindi ko po agad yon narinig. Pagdating po ng mga kasama ko, hinalugog po namin ang paligid. Sabay tumakbo po kami doon sa may kasukalan kung saan po tumakas yung aswang na yon. Naniwala sila agad sa aking nakita nung makita nila ang sitwasyon ng mga patay na manok. Nag-iwan lang kami ng dalawa naming kasama doon sa palaisdaan para may magbantay pa rin doon syempre. Bale, dalawa kami ng isa ko pang kasama na sumunod doon sa pinagtakbuhan ng aswang. Habang tinatahak namin ang kakahuyan sa mga maliliit na puno, ay mapapansin ang mga bakas ng dugo. Kung titignan ng mga bakas, mukhang nasa itaas na parte ng katawan niya ang tinamaan. Dahil sa medyo itaas din yung mga nakita naming bakas ng dugo sa mga dahon at sa mga damuhan. Masama na ang kutob namin noon, Sir Dan. Dahil bantay lang naman sa palaisdaan yung trabahong pinasukan ko. Tapos biglang hahabulin namin yung isang aswang ngayon. Pero kung nandoon ang amo namin ng gabing yon, alam kong ipapahabol niya rin sa amin yon. Naniniwala kasi ang amo ko sa mga aswang.
At sa totoo lang, yung namatay daw nitong anak na nalaglag habang ipinagbubuntis ng kanyang asawa. Ang sabi ng amo ko sa amin ay aswang din daw ang dahilan. Yung tinatahak po namin na iyon, sa kabilang dako po nun, ay mga palaisdaan rin po. Pero iba na po ang may-ari. Nung nakarinig po kami na may umaangil po doon, na parang nasasaktan ng labis, bigla po kaming naalerto. Dahil doon po yon malapit sa tinatahak po namin na daan sa may kakahuyan. Agad ko pong pinatay ang flashlight noon. Andito siya. Sabi ko na nga ba tinamaan ko ng malubhayon. Sabi ko pa po noon sa kasama ko, habang marahan po naming hinahanap, kung nasaan banda yung naririnig namin na tunog. Patuloy po naming naririnig yon. Nung una ay halatang nasasaktan po ito. Pero unti-unti po yung napapalitan, na parang kung ano man ang ginagawa niya ay nakakabawas yon sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko po alam kung naiintindihan niyo ang aking sinasabi. Pero halatang ganun po yung naririnig namin. Yung tipong unti-unti itong nakakaramdam ng ginhawa. Palapit po kami ng palapit doon. Hanggang sa naninag namin sa may likod ng isang puno, na may kung anong nakasandal doon. Medyo makapal po yung damuhan doon banda, kaya matyaga po kaming gumapang noon ng kasama ko. Sa totoo lang, kung ako lang po ang masusunod, babalik na lang po ako sa puntong yon. Kinakabahan na po kasi talaga ako noon. Hindi po ako yung tipong sobrang tapang. At hanggat maaari, gusto ko po sana noon na umiwas sa peligro. Pero andun na kami. Kaya inikuta namin yon para makita talaga namin kung ano yung nasa puno. Habang abala siya sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Siguro dahil hindi po ako agad sumunod sa kanya, kaya buong akala po nito ay wala na pong nakasunod sa kanya. Nung nasa harap na po kami nito mismo, doon na po namin nakita na dinidilaan pala nito yung sugat niya sa may bandang balikat. Hindi po yun malinaw na malinaw dahil madilim. Pero naaaninag po talaga namin na ginagawa niya yon gamit ang kanyang dila na may kahabaan. Yun pala ang magpapaliwanag sa mga naririnig namin. Doon ko po napatunayan na totoo nga talaga ang sabi ng iba na kapag nasusugatan yung aswang, dinidilaan daw nila yung kanilang sugat hanggat maaari lang yung abutin ng kanilang mahahabang dila. Para unti-unti daw yung maghihilom. Yun po mismo ang aming nasaksihan. Maya-maya pa po, bigla po itong tumigil at palingon-lingon nito sa paligid. Alam ko na po agad noon na siguro ay naaamoy na kami ng nilalang na iyon. Kinalabit na rin po ako noon ng kasama ko, sabay kuha po niya sa hawak kong baril. Masanay naman po kasi ito sa paghawak ng baril. Sabay binigay naman po niya sa akin ang kanyang dalang itak. Alam po namin noon na nararamdaman na po ng aswang na merong tao sa paligid. At anumang oras, talagang malalaman po niya kung nasaan kami banda. Nung napatingin po ito banda sa direksyon po namin, lumabas po agad sa damuhan ng kasama ko. Sabay pinaputukan po niya iyon ng baril. Tumalon po agad yung aswang, palipat sa likod ng isang mas malaking puno. Pero kitang kita po ng mga mata ko na tinamaan po yon sa may bandang tagiliran. Dahil sandali niya po yung ininda bago po sa tuluyang nagtago sa likod ng puno. Lalapitan pa po sana namin yon, lalo at dalawa naman po kami. Nang bigla na lang pong may lumabas doon na napakalaking aso. Literal po na malaki yon. Yung angil pa lang po nun, natigilan po agad kami. Tinitignan po niya yung aswang na nagtatago sa likod ng puno. Kaya alam ko po talaga, Sir Dan,
Nakasamahan po niya yon. Baka kapamilya. Yun po ang duda ko. Itinutok po noon ang kasama ko ang baril sa aso po na yon. At ilang beses po niyang kinalabit yung gatilyo. Pero bumara po yung baril. Pumalya po yung baril at hindi na po pumuputok. Umuusok na lang po yon. Nahalatang bumara po yung bala. Doon na po nagbigay yung malaking aso ng isang nakakakilabot na alolong. Yung tipong parang may tinatawag po. Sa punto po na yon, alam na po naming alanganin na po kami. Kung nakita nyo lang po yung itsura ng hayop na yon, mukhang aso lang po yon pero lubos pong nakakakilabot. Kaya minabuti na po namin noon na umatras na. Tinitignan lang po kami ng asong yon. Habang unti-unti po kaming umatras, sabay agad na rin po kaming tumakbo. Gulong-gulo po ako noon at hinahabol ko pa ang hininga ko kahit ilang minuto na po kaming nakabalik doon sa palaisdaan. Ang sabi po ng mga taga doon noon, baka sinasabi lang daw po namin yon para siraan ang lugar nila. At sa lugar daw talaga namin sa Kapis yung marami. Naniniwala naman po ako doon na marami din po sa Kapis pero naniniwala rin po ako na marami rin po sa Aklan. Lalo at wala naman po kaming dahilan para sabihin yon nang walang pruweba. Kahit nga po yung mga bakas po ng dugo doon sa gubat, nakita rin po yon ng ibang tao nung pumunta po sila doon pagkatapos marinig ang nangyari. Bago po magtapos, meron lang po akong katanungan. Sa tingin niyo po ba, mababait na aswang yung mga nakita namin yon? Kaya manok lang din po yung dinali at hindi po kami hinabol ng malaking aso. O baka mga dayong aswang po yon na naghahanap talaga ng mabibiktima. Paki-comment naman po sa comment section yung inyong mga opinion. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po sa inyo Sir Dan at sa inyong mga nakikinig. Nung bata pa ang Lola Biding ko, mahilig siyang dumayo sa mga Karatig Barrio para makifiesta. Sa edad na 18, namasukan si Lola Biding bilang isang kasambahay. Hanggang elementarya lang ang inabot ng lola ko dahil nga sa kahirapan ng buhay. Yung naging amo niya ay isang negosyante. May anak itong itago na lang natin sa pangalang May. Itong si May ay kaidaran lang din ng lola ko kaya mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Lalo at bukod sa magkaedad at pareho silang babae, pareho rin silang mahilig magluto at mag-alaga ng halaman. Kahit isang kasambahay si Lola sa kanila, itinuturing nila itong parang pamilya. Sabay sila kung kumain at sa mga lakad nila ay isinasama nila si Lola. Bukod sa pagiging negosyante ng amo ni Lola na lalaki, naitago natin sa pangalang Mang Manuel. Marunong rin raw itong manggamot. At dahil lang naging abala siya sa kanyang negosyo na kuprahan, kaya hindi na ito nang gagamot. Pero ayon sa lola ko, nung kapanahonan daw nitong si Mang Manuel, talaga daw nakilala ito at magaling itong manggagamot. Kahit pangaraw tumigil na ito ay hindi pa rin maiiwasan na may pumupunta doon sa kanila. Kahit gabi na. At nakikiusap na tignan at baka hindi sakit sa doktor yung dinaramdam na sakit ng mga ito. Kung minsan kasi ay may mga sakit na hindi talaga sa doktor, kundi sa albularyo talaga ang kailangan. Dahil nga mababait na tao itong magpamilya, marami silang kakilala at kaibigan sa mga Karatig na baryo. Maraming nag-iimbita ang kaibigan kay May na dumalo siya sa fiesta ng mga barangay nila. Na madalas naman daw nitong pinauunlakan at nakikifiesta ito. Kung saan ang palagi niyang kasama ay ang lola ko.
na itinuturing niyang isa sa mga pinakamatalik niyang kaibigan. Ang sabi ni Lola Biding, sa tuwing umaalis daw sila kapag piyesta, may mga pagkakataon na bisperas pa lang ay nandoon na sila. Kapag ganun daw ay ginagawa na agad at inihahanda ni Lola ang lahat ng mga kailangan ng mga amo niya. Mababait daw talaga kasi ang mga ito. At mas panatag din sila kung kasama ng anak nila si Lola Biding. Pero sa tuwing umaalis daw sila, parang may ginagawang basbas si Mang Manuel sa kanila para maging ligtas sila sa kanilang pupuntahan. Pinapayuko daw muna nito sila Lola at hahawakan sila sa ulo. Sabay mag-uusal ito ng orasyon. Ayon pa kay Lola, paraan daw ito ni Mang Manuel para maproteksyonan sila. Lalo at hindi na bago sa kanila ang mga usap-usapan sa mga aswang, inkanto, kulam at kung ano-ano pang kababalaghan ng panahong ito. Isang araw na makikifiesta ulit si Lola at si May sa isang baryo dito pa rin sa Mindoro. Nung nagpaalam daw sila kay Mang Manuel ay parang may bigla itong naalala. Ang sabi niya ay may kaibigan daw siya doon. Pero parang nag-aalangan ito na payagan sila Lola. Medyo liblib daw kasi ang baryo na ito noon. Pero ilang sandali lang ay pumayag daw itong si Mang Manuel. Dahil bibisitahin din daw nito ang kaibigan niyang taga doon. Na ayon pa sa kanya ay matagal-tagal na rin niyang hindi nakikita. Nakapunta naman na doon si May kaya alam na niya ang bahay ng kaibigan niya. Na itago naman natin sa pangalang Gina. Pagdating nila Lola doon ay nandun ang araw nakaabang agad sa may labas lang ng bahay nila ang kaibigan ni May na si Gina. Kasama ang iba pa nilang kaibigan. Pero ang sabi raw ni Gina, doon pa sa bahay ng Lola niya ang handaan. Tinuro daw nito ang bahay at malapit lang naman yon. Sa puntong yun ay hihiwalay na sana si Mang Manuel kila Lola Biding at kay May para puntahan ang kanyang kaibigan. Pero itong si Gina daw ay baka nahiya naman at nagpumilit itong sumama na muna si Mang Manuel sa kanila upang doon naman ang halian sa bahay ng kanyang lola. Tumanggi pa raw si Mang Manuel nung una pero sa pangungumbinsin itong si Gina ay nahiya naman si Mang Manuel at pinaunlakan niya ito. Sa totoo lang ay pala kaibigan lang daw itong si May. Kaya madalas itong makifiesta. Gusto lang nitong makipagkwentuhan at halubilo sa mga kaibigan niya. At hindi naman yung pagkain yung pinupunta niya doon. Yung lola ko naman ay sinasamahan lang din ito. Baka isipin niyo pa kasing yung pagkain talaga ang habol nila. Pagdating nila doon ay agad daw hinila ni Mang Manuel si Lola at si May. Mga bata, mukhang mali tayo ng bahay na napuntahan ha. Huwag na kaya tayong tumuloy. Ibang-iba na sa dati ang baryo na to. Pabulong daw ng wika ni Mang Manuel sa kanila. Habang yung lolo at lola naman daw ni Gina, nasa labas na ng pinto ng bahay nila at wini-welcome na sila doon. Pero hinila sila Lola at si May ng dalawa pa nilang kaibigan at pumasok na sila. Kaya walang nagawa si Mang Manuel kundi ang sumunod. Pagpasok nila ay binigyan na sila ng mga pinggan at pinaupo sa isang mesa. Ang sabi daw ng Lola ni Gina, maghintay lang sila ng ilang sandali. Nung nasa upuan na sila ay pasimple pa rin daw na sumisenya si Mang Manuel na umalis na sila doon. Pero hindi yun pinapansin ni May. Hanggang sa ihain na sa mesa ang mga pagkain. At nagkanya-kanya ng kuha ang mga magkakaibigan. Bago pa man sila makakain ng kahit ano doon, nagsalita si Mang Manuel. Huwag kayong kakain ng kahit ano dyan. O kahit uminom ng kahit isang basong tubig. Ayoko ng gulo kaya minumungkahi ko na umalis na lang tayong lahat sa bahay na ito.
Ngayon na. Wika pa raw ni Mang Manuel. Sa puntong yun na naniwala sila Lola at May na may kakaiba talagang nangyayari sa bahay na ito. Agad na nagsalita si Gina na bakit ganun ang pinagsasabi ni Mang Manuel. Na agad namang sinagot ni Mang Manuel. Alam mo kasi Gina, wala kang alam dito pero ang lola at lolo mo, sila ang may gawa nito. Itong mga pagkain na hinain ninyo, mapapahama kami kapag kinain namin ito. Sagot pa daw ni Mang Manuel. Dahil doon ay tinawag ni Gina ang kanyang lolo at lola at sila ang nakipag-usap kay Mang Manuel. Alam niyo naman po siguro ang ibig kong sabihin. Isa akong manggagamot. Kaya hindi niyo maloloko ang mga mata ko. May gabay ako kaya hindi niyo ako maiisahan. Bago pa man ako pumasok sa bahay ninyo, alam ko na ang mga pagkatao ninyo. Huwag niyo sanang hayaing ipahiya ko kayo sa mismong apo niyo. Wika pa raw ni Mang Manuel. Pero nagmaang-maangan pa rin ang matatanda. Sige nga, kung totoong isa kang manggagamot, mapatutunayan mo ba sa amin? Wika pa raw ng lola ni Gina. Hindi pa ba sapat na tagaktak na yung pawis niyo habang kaharap niyo ako? Huwag niyo akong hamunin. Isang usal ko lang ng orasyon at lalabas yung lihim ninyo. O baka naman gusto niyong mamilipit kayo sa sakit sa kinatatayuan ninyo. Sagot pa raw ni Mang Manuel. Naayon pa kay Lola ay kalmado lang daw ito. Kahit medyo nagkakaroon na ng tensyon sa pagitan nila. Ano po ba kasi yon? Anong lihim? Tanong naman daw ni Gina kay Mang Manuel. Sobrang kinakabahan na raw si Lola habang nangyayari ito. Lalo at sila pa lang ang bisitang nandoon at wala pang ibang tao. O sige, para matapos na ito. Itong lolo at lola mo, Gina, parehong mga aswang. At itong pagkain na hinain ninyo para sa amin, kapag kinain ito ng mga kaibigan mo, mahahawaan sila ng pagkaaswang ng lolo at lola mo. Yan ay kung kakayanin ng katawan nila. Kung ako lang ay hindi ako tatablan nito, pero kung kayo ay baka ikapahamak nyo ito at hindi kakayanin ng katawan nyo, binubulag lang kayo ng mata ninyo. Wika pa ni Mang Manuel. At tumayo raw ito at hinawakan niya si Lola sa ulo nito. At pinapikit niya si Lola. Sabay nag-usal ito ng mga orasyon. Nung idilat daw ni Lola ang kanyang mga mata, kitang-kita niya mismo ang laman ng mga inihain sa kanila. Hindi yun normal na mga pagkain. Agad-agad raw na nagsuka ang Lola Bidingko nung makita niya ang mga nakahain sa mesa. Nangingitim na raw ang mga karne at ayon pa kay Lola, halatang hindi raw yon karne ng hayop. Kasabay pa nun ay ang nakasusulasok na amoy ng pagkain na parang nabubulok na karne. Karne ng tao. Sa orasyong inusal ni Mang Manuel habang hawak-hawak niya si Lola Biding, parang minulat daw nito si Lola kung ano talaga ang laman ng mga inihain sa kanila. Nakita mo na? Yan talaga ang magiging reaksyon ninyong lahat kung makita ninyo mismo ang mga pagkaing nakahain sa mesa ngayon. Wika pa raw ni Mang Manuel sa magkakaibigan. Pero nagmamatigas pa rin daw ang lolo at lola ni Gina. Kaya muling nag-usal ng orasyon si Mang Manuel. At pagkatapos na pagkatapos niyang bigkasin ang maikling orasyon, agad raw na namilipit sa sakit ang lolo at lola ni Gina. Ang init! Tama na, maawa ka! Yun daw mismo ang sinisigaw ng mga ito. Habang namimilipit sila sa sakit, na parang sinisilaban ang mga katawan ng mga ito. Mabuti na lang at sumama ako sa inyo, anak.
Kung hindi ay baka kung ano pa ang nangyari sa inyo. Aamin na ba kayo o itutuloy ko pa ito? Wika daw ni Mang Manuel sa mag-asawang matanda. Doon na raw umamin ang mga ito. At hingi raw ito ng hingi ng pasensya. At nagmamakaawang tigilan na ni Mang Manuel ang ginagawa nito. Sobrang natakot sila Lola pati ang magkakaibigan. Pero sa pakiusap na rin ni Gina, umalis na lang silang lahat doon ng maayos. At binalaan na lang ni Mang Manuel na wag na wag na nilang gawin yon kahit kanino man. Ayon pa kay Lola, sa tuwing naalala niya raw iyon, bumabaliktad pa rin ang kanyang sikmura. Muntik na siyang makakain ng hinain sa kanila ng mga aswang. Noong dumalo sila sa isang fiesta sa isang liblib na baryo, hinding-hindi na sila dumalo sa mga pistahan simula noon. At hindi na rin naman sila papayagan pa ni Mang Manuel. Hanggang dito na lamang po. Ikukwento ko pa ang iba sa susunod. Nangyari ito sa isang bayan sa Isla ng Panay. Karanasan ito ng Lolo Erning at ng pamilya nila noong dekada 70. Si Lolo Erning ay lolo ko mismo sa father's side. Sa kanya namin mismo narinig ang kwentong ibabahagi ko ngayon. Sa Isla ng Panay ay may apat na bayan. Pero ang sabi ng lolo ko, nung araw daw ay hindi pa nahahati sa apat ang Panay. Parang ang kapis sa Taklan daw ay iisa pa. At wala pa raw siyang muwang nung nagsimulang maghiwalay ang aklan at kapis. Pero kumbaga ay kahit papaano ay naabutan pa niya na iisa pa ang kapis sa Taklan nung maliit pa siya. Pipiliin kong wag na lang sabihin kung saan mismo. Wala na rin namang saysay na sabihin. Pagkat napakatagal na panahon na ang lumipas. Marami nang nagbago. Ikukwento ko ito sa paraang parang ang lolo ko na mismo ang nagkukwento sa inyo. Total, buhay pa rin naman ang lolo ko ngayon. At ikwento niya itong muli sa akin nung sinusulat ko ito. Heto na. Simulan na natin. Tawagin niyo akong Erning. Dekada 70 nang mangyari ito. Bago lang kami noon sa barangay na nilipatan namin. Nabili na ng pamilya ko ang lupang pinagtirikan namin ng bahay namin. Ang lupang nabili namin ay sa may bandang dulo ng naturang barangay. Ang nakakatuwa ay isang mahabang daan ang tatahakin mo na wala ng masyadong bahay bago maabot ang dulo. Medyo nakakatakot paggabi kasi sobrang dilim. Pero sa dulong bahagi ay may apat na bahay. Kasama na doon ang simpleng bahay namin na bagong paggawa. Pawid ang bubong, kawayan ng dingding, tipikal na simpleng bahay kubo noong unang panahon. Mabuti na lang at may mga bahay pa sa dulong bahagi na ito. Kung bakit isang mahabang daan na walang masyadong bahay ang parting yon, ay dahil puro yon tubuhan. Hindi ko nga lang alam kung tubuhan pa rin yon ngayon. Kapag namamalengke kami sa bayan, maaga pa kaming umalis para maaga ding makauwi. Lalo pa at pahirapan ang makahanap ng masasakyan sa parting yon noon. Lalakarin mo pa ang mahabang daan na yon bago ka makalabas ng parang mayor na daan kumbaga. Yung kalapit naming bahay ay binubuo ng tatlong magkakaibang pamilya na hindi rin magkakamag-anak. Hindi ko nasasabihin ang mismo mga apelyido. Pero itago na lang natin sila bilang pamilya Borja, Salvador at Mercado. Ang pamilyang Borja ay dalawang matanda na kasama ang kanilang dalawang apo. Ang Salvador naman ay tulad lang din namin na bata pa at nagsisimula pa lang ng pamilya. May isa na rin silang anak. At ang Mercado naman ay mag-asawang kapwa na sa mga 50 anyos na. At may malalaki na rin mga anak. Lahat ng apat na bahay kasama na yung amin ay nakatirik sa kanya-kanya naming mga lupa. Sa unang araw namin doon ay si Mang Bernardo ang unang nakipag-usap sa amin. Siya ang padre di pamilya ng mga Borja.
Siyempre dahil matanda na ay marami itong kwento. Tungkol sa mga karanasan niya noong sinakop ang Pilipinas ng mga Hapon. At dahil wala namang kahit anong mapaglibangan noon tuwing gabi, naging araw-araw na ang pagpunta ni Mang Bernardo sa bahay. Paggagat ng dilim ay walang palya na pumupunta siya doon. Siyempre para lang makipagkwentuhan. Hanggang nung lumaon ay pati na rin ang iba ay naging komportable na rin na pumunta sa bahay namin. Madalas kaming magkwentuhan doon. Masaya naman kami hanggang sa may nangyari isang hapon. Nagsisibak ako ng kahoy nung may pumuntang mga residente doon sa may dulo na bahagi ng barangay kung saan kami nakatira. Ilang mga kalalakihan kasama pa ang ibang taga-baryo din. Dahil pamilyar na rin sa akin ang mga itsura ng mga taga doon. Lalo pa at ilang buwan na rin ang lumipas. Nagtatanong ito kung may nakita ba kami o napansin na kahina-hinala doon banda sa amin. Sumagot naman ako na wala. At ganun din ang mga kapitbahay namin. Nagkataong nasa likod lang din ang bahay namin si Berhel noon. Dahil kumuha ito ng tanglad na gagamitin niya sa pagluluto. Si Berhel ang padre di pamilya ng mga Salvador. Kaya agad din itong napatanong doon sa mga kalalakihan. Sumagot naman ang isa sa mga lalaki. May nakita daw kasing katawan sa may tubuhan sa gilid lang ng daan. Kahindik-hindik daw ang sinapit nung natagpo ang katawan. Punit-punit ang damit at parang hindi tao ang may gawa. Dahil doon ay pumunta kami sa kung saan natagpuan ang bangkay. Ako, si Berhel at si Bernardo. Si Ariel naman ay naiwan dahil masakit daw ang rayuma nito. Siya ang padre di pamilya naman ng mga merkado. Pagdating namin doon ay halos masuka ako sa nasaksihan ko. Ang bangkay ay tinakpan na ng tela pero nung ipinakita sa amin ay may malaking hiwa ito sa tiyan. Kung tao man ang may gawa nun, daig pa ang hayop ng taong yon. Sa daan pa lang ay nagkalat na ang dugo. At sa bakas ng mga dugo, halatang hinila ang lalaki doon sa loob ng tubuhan. May iilang mga residente noon ang nagsasabing hindi daw talaga tao ang may gawa. Pagkat ilang buwan na raw na ginagambala ng isang aswang ang ilan sa kanila. Katulad ng pagkawala ng mga alaga nilang hayop, matatagpuan na lang daw na wala ng mga lamang loob. Idagdag mo pa raw ang mga tunog ng parang napakalaking ibon sa kalaliman ng kanilang pagtulog. Bagay na parang malapit daw ang description sa isang wakwak. Pero nung lumayo na ako sa bangkay, may lalaking kumalabit sa akin. May ibinulong ito sa akin. Ang sabi ng lalaki, isa lang daw sa tatlo kong kapitbahay ang posibleng may gawa. Bago pa man daw ako dumating doon ay naghihinala na sila sa tatlong bahay na naroon. Hindi raw ito ang unang pagkakataong may nangyayaring kakaiba sa baryo na ito. Ilang buwan lang ang nakalipas ay may natagpuan din daw na bangkay doon. At hindi lang yon. Ilang ulit na raw na may nakakitang may napakalaking ibon na doon banda sa dulo ng barangay lumalapag. Nang minsan din daw na may ginamot ang isang albularyo na isa sa mga apo ni Mang Bernardo. Sinabi daw nito sa mga residente na isa sa tatlong bahay daw na nasa dulo ng baryo ay may nakatirang isang gabunan. Ayon pa raw sa albularyo, kapag sinabi raw na gabunan, kontrolado na nito ang uhaw sa laman at isa hanggang tatlong beses lang raw itong atakihin ang uhaw sa loob ng isang taon. Pero kapag nakaramdam daw ito ng gutom sa mga pagkakataong yon, siguradong gagawin raw nito ang lahat upang may mabiktima talaga ito. Isa pa, wala raw itong pinipiling oras. Kahit may araw pa ay posible raw itong mga atake. Dahil doon ay umuwi kaming nagdududa na ako kay Berhel at Bernardo. Siyempre pati na rin kay Ariel, lalo pa at nagpaiwan pa ito. Lumipas ang mga araw at nagsimula na akong makapansin ang mga kakaiba sa tatlong pamilya. Ang una ay kay Bernardo. Nakita ko itong naglalaban ng dugo ang damit.
At nakapagtataka yon kasi madalas ay ang asawa naman niya ang naglalaba. Tapos madilim-dilim pa noon. Siguro mga alas 5 ng umaga pero naglalaba na ito. Si Beryl naman ay bigla ko na lang napagtantong palagi itong may dalang hilaw na karne galing palengke. At napakahilig sa lamang loob pero parang hindi ko naman nakikitang nagluluto. Yung lutuan kasi nila ay nasa labas. At makikita mo talaga kapag may nagluluto o kahit umuusok man lang. Ang napansin ko naman sa bahay ni Ariel noon ay palaging bukas ang bintana nila kapag nagigising ako ng mga alanganing oras para gumamit ng kubeta. Nalilito ako noon kung sino nga ba ang gabunan na tinutukoy nila. Pero kung totoo nga na isa hanggang tatlong beses kong atakihin sa isang taon ng isang gabunan, ibig sabihin noon ay nakadalawa na. Yung isa ay bago pa kami lumipat doon. Ang pangalawa ay yung nakita ko mismo sa tubuhan. Ang ibig sabihin ay posible pang magkaroon ng pangatlo. Pero kasabay ng mga pagdududa kong ito ay napansin ko ring parang nagpapakaramdaman kaming mga magkakapitbahay. Hanggang isang gabing nagliligpit ako ng kahoy panggatong. Sayang kasi dahil baka maulanan pa at makulimlim ang langit na parang uulan. Malalim na ang gabi noon. Patay na ang ilaw ng mga kapitbahay. Nang makarinig ako ng tunog ng wak-wak. Alam ko yon kasi kung tagapanay ka nitong mga dekada 70, parang normal na lang na makarinig ka talaga minsan ang tunog ng wak-wak. Natigilan ako at pinakinggan yon. Pero ang tunog nun ay parang hirap na hirap sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napatayo na ako noon nung marinig kong parang may bumagsak. Ilang metro lang ang layo. Sa bandang sakop na ng tubuhan. Nagsilipara ng mga nagpapahingang ibon sa parting yon. Napatayo na po ako noon at agad kong kinuha ang itako at ang sulo. Kahit medyo tumatayo na ang balahibo ko ay naglakas loob akong puntahan yon. Hawak-hawak ang itakong itinara ko muna sa lupa. Dahil ang sabi noon ni Itay, gagawin mo raw yun at siguradong tatalabang itak mo sa aswang. Dahil syempre lahat naman tayo ay sa lupa nagmula. Nang malapit na ako ay may naririnig akong ungol na parang hayop na hirap na hirap. Tagaktak na ang pawis ko noon nung sinilip ko ito. At bagya akong hinawi ang mga tubo. Nung inilawan ko yun ay agad kong nakita ang may nakakakilabot na nilalang. Alam kong aswang yon sa unang tingin pa lang. Hindi ko po alam kung paano ko ilalarawan yon. Dahil ang mismong itsura nun ay nakakatakot. Sa sobrang kaba ko noon ay nawala ng saysay ang itak na hawak ko. At ang lakas ng loob kong puntahan yon. Pero duguan yon at may iniindang mga sugat. Nawala sa utak ko noon na baka ito na ang sinasabi nilang aswang na kapitbahay ko. Tumakbo ako pabalik at isa-isa kong kinatok ang mga kapitbahay para humingi ng tulong. Bumukas agad si Mang Bernardo at si Ariel. Pero nung kinatok ko ang bahay ni Berhel, ang asawa lang niya ang lumabas at wala daw doon si Berhel. Nagtinginan na kaming tatlo ni Bernardo at Ariel at agad naming binalikan yon. Pagbalik namin ay natapos na ang lahat ng pagdududa. Pagkat ang duguan na aswang na natagpuan ko ay nagbalik na sa kanyang anyong tao. Wala itong kahit anong saplot. At punong-puno ng dugo ang katawan nito. Hinang-hina na rin ito na halos mamatay na. Nagturuan pa kaming tatlo kung sino ang magbabalikwas ng katawan para tignan ang mukha nun. Nung binalikwas ko yun ay laking gulat namin. Walang iba kundi si Berhel. Siya nga. Kitang-kita mismo namin kung paano ito nalagutan ng hininga. Ang sabi nila noon, yung parehong albularyo daw na nagkalat ng balitang may aswang sa dulo ng baryo ang nakadali din kay Berhel. Bagay na hindi naman nakakapagtaka. Dahil kahit gabunan pa ay
kayang-kayang harapin ng isang magaling na albularyo. Nagawa pa nitong tumakas pero hindi na rin nagtagal ang buhay nito. Kinabahan kami noon dahil, siyempre, baka kami pa ang mapagbintangan. Pero nung sinabi namin ito sa asawa niyang si Sarah, naiyak na lang ito at inamin niyang alam naman niya ang pagkatao ng asawa niya. Ang pinakawalang linaw sa amin noon ay, kung si Berhela nga ba, o baka pati ang asawa niya ay ganon din. Ngunit, wala nang paraan para alamin yon. Yung mga napansin ko naman kay Ariel at kay Mang Bernardo ay nabigyan naman ng linaw. Pagkalibing kay Berhela ay umalis na rin ang pamilya. Pero nag-iwan ang padre de pamilya nila ng lagim na kumalat noon sa baryo namin. Hanggang sa susunod. Salamat.